Salamat po sa inyong panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose sa inyong lingkod. Nanonood po kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin niyo pong i-like at i-share para makinabang ang mga kaibigan po ninyo dito sa Singature. Ganun din po sa aking YouTube channel. Hanapin niyo Rose Alfonso. I-click niyo subscribe para ma-notify kayo sa aking mga bagong lectures, para mapanood po ninyo lahat yung series ng aking lecture. Ako po si Ma'am Rose, ang aking pong habilin sa inyo, ang ating pong programa for educational purposes and health awareness. Pero ano man sakit meron kayo, ugaliin nyo pong magpakonsulta sa inyong doctor. Nais ko pong bigyan ng daan si Rebecca Manalo. Rebecca, kung nanonood ka man, ito ang kasagutan ko sa iyong katanungan. Kaya kayo po, kung meron kayong health problems at nais yung ito isang guni, pwede ko itong itopic sa aking programa. Ito po si Rebecca Manalo. Sabi, Ma'am, good PM po. Magtatanong lang po ako kasi nagkaroon po ako ng heart attack. Pag kumikilos po ako kahit konti, hirap po akong huminga at parang nawawalan ako ng oxygen. Para po akong pagod na pagod. At isa po, ang problema ko, yung kamay ko, hindi ko maklose. Pag pinipilit ko yung i-close, masakit po, matigas po ang mga daliri ko, hanggang balikat ko, masakit. Yan po ang kanyang hinaing. Ito pong nag-private message sa akin, si Rebecca Manalo. At sabi pa niya, siya po ay diabetic. Sabi niya po, no? Alam nyo, ano daw po ang may papayo ko sa kanya, ano daw, tutulungan ko daw siya. Alam nyo po, sa first week na pag-uwi mo sa bahay, after na naka-recover ka sa heart attack mo, talagang mararamdaman mong pagod ka, hapo ka, dahil meron damage sa heart muscle mo. At saka nag-bed rest ka ng matagal sa ospital. In most cases, ang heart muscle ay humina, at hindi ito makapag-pump ng dugo sa ating buong katawan, lalo na dun sa bandang paa, no? Mga lower extremities. Pagka nagkaroon ka ng heart attack, sabi nagkaroon ka ng heart failure. Ang heart failure, ito'y condition na ang puso mo ay meron siyang kabiguan na mag-function na mabuti. Yung heart failure, tinatawag natin congestive heart failure, ibig sabihin, ang puso mo actually nag-fail or nag-stop yung ilang mga pintuan ng puso, yung chamber ng puso ay nabigo na panatilihin niya yung volume ng dugo mag-flow sa mismong heart mo. Ito po ang good reason kaya kailangan meron tayong regular health check-up itong sa panahon ng physical, yung routine na physical examination. Ang doctor, madidetect niya yung sign ng heart failure long before, bago nyo ito na to. Ang typical sign po ng heart failure, kinakapos ka ng hininga at kinakapos ka ng nahapo ka at madali kang mapagod. Ang heart failure ay ito po yung tulad na sabi ko, pag hindi siya makapag-pump talagang normal na amount ng dugo na nirequired ng ating buong katawan, ang dugo ay sabi ay mangyayari ay yung ating mga paa at kamay, pati yung ating utak at ang ating puso, ito po ay manghihina. Kaya yung ating meron tayong difficulty sa pag-perform ng mga ordinary activities like walking, climbing chairs, or carrying groceries, no? Ito yung reason na nararamdaman mo pag kumilos ka, sabi mo, hirap kang huminga, parang nawalan ka ng oxygen, sabi mo, parang pagod na pagod ka, ang isa pang problema mo, ang kamay mo, hindi mo masara, pag pinipilit mong isara, naninigas ang daliri mo, sumasakit hanggang balikat. Yun na pong dahilan, dahil humina ang heart muscle nyo. Ang overall ng function ng heart mo ay humina, ang resulta, kailangan, ito, kaya nagkaroon ka ng heart attack. Kaya kailangan mo ng lifestyle changes concerning sa diet mo, yung exercise, medication, para maiwasan mo yung susunod na heart problem o heart attack. Ito po yung pag-asa ninyo na mga na heart attack. Maraming cases, ang heart mo ay pwedeng lumakas ulit.
no? Yung mapiprevent mo yung cell death sa heart mo, kumain ka lang ng healthy diet at wala ng paninigarilyo, mag-exercise ka, i-maintain mo yung healthy weight mo para ma-prevent yung heart condition na maging malala. Ang exercise kasi nagpapalakas ng new muscle cell at blood vessel na humina dahil po sa inyong pagkakaroon ng heart failure. E diabetic ka, di ba? Sabi mo, diabetic ka, nag-i-insulin ka pa. Sa gabi, ikaw ay nag-i-insulin. Sa umaga, ikaw ay umiinom ng pioglitazone. Sabi niya, ito po isang medication para sa type 2 diabetes. Meron ka rin metformin. Ito ay tableta para ang sugar mo ay makontrol. At meron ka rin glemiparide. Itong glemiparide na ito ay iniinom mo din na reseta ng doktor. Kaya kailangan itong mga reseta ng doktor, kailangan meron kang proper diet and exercise program para makontrol mo ang blood sugar mo, lalo na type 2 diabetes ka. Itong gamot na ininom mo, ito yung gamot for medication sa diabetes. Kaya sabi niya, sana daw matulungan natin siya. Tala po, nasabi ko, ang heart attack ay tinatawag nating myocardial infarction. Ito, ibig sabihin, nagkaroon ng bigla-biglang pagharang sa daloy ng dugo sa mga ugat sa puso mo. Maaring magkaroon ng permanent damage dun sa myocardium. Ang myocardium, ito yung cardiac contracting muscle fiber na inaalaw yung heart mo na mag-contract yung myocardium na to. Ang simptoma nito na nakakaramdam ka ng feeling of pressure sa dibdib mo, masakit ang ulo mo, nahihilo ka at nasusuka ka. Yan po. Kaya ang precaution, yung mga taong nagkaroon na ng heart attack tulad ikaw, tapos nakarecover ka, dapat magpamassage ka para magkaroon ng good circulation. Kailangan po, ito ay recommended sa iyo ng cardiologist. Magsasabi siya sa iyo kung pwede ka nang masahiin. Kasi po yung massage, dahil nga pagka na heart attack ka, humihina yung muscle mo. Yung mahina, yung daloy ng dugo sa buong katawan. Kaya sa pamamagitan ng massage, ito'y makakatulong para gumanda ang circulation ng dugo. Kaya ka namamanhid, masakit, kasi nga hindi nakakatanggap ng oxygen na dala ng dugo yung part ng katawan mo na yon. Kaya ang laking tulong ng massage. Kaya lang, dapat po, ito'y cleared ng iyong cardiologist. Paalala mo na po sa ating supplement na vitamin C. Ang vitamin C, tumataas ang production ng infection-fighting white blood cells, natural killer cell. Specifically, yung lymphocytes. Ito po yung body's infection-fighting white blood cells. Yun ang trabaho ng vitamin C. Ang vitamin C, pinasisigla niya ang ating immune system. Ito po ay, pagka sinabi mong malakas ang immune system, nagkakaroon tayo ng barrier o pangharang panlaban sa microscopic na mga bacteria or virus nagko-cause ng sakit. At tumataas ang ating antibodies. Ang antibody, ito po ay mainly pinuproduce ng ating plasma cell na ito ay nagdi-detect ng harmful substances na mga bacteria at virus. Ito po ay nagko-cure ng infection caused ng bacteria at viruses. Yan po ang trabaho nitong mga antibody. Ang virus ay walang gamot. Kusa kang gagaling kung malakas ang immune system. Kasi nga, nagpuproduce ng antibody sa loob ng katawan mo. Itong mismong antibody na to, sila mismo ang magpuprotect, sila mismo ang magpapagaling sa'yo. Kailangan malakas ang immune system mo para magproduce ka ng antibody sa loob. Ito'y tumutulong ang vitamin C. Kaya ang vitamin C ay tumutulong sa ating immune system. Kaya ang vitamin C meron siyang powerful counteract the deterioration of our body. Itong mga free radical na harmful molecule na nagko-cause ng pagkakasakit natin, even cancer. Kaya nga tulad ng COVID-19, ito yung harmful molecule. Kaya ang vitamin C ginagamit ng katawan panlaban dito sa mga harmful molecule, tinatawag nating free radical. Kaya may sakit ka, wala kang sakit, mag-take tayo ng vitamin C.
Ako po, nagtitake ako ng vitamin C everyday kasi lumalabas din ako ng bahay para makabili sa grocery ng pangangailangan, di po ba? Kaya yan po, gawin natin yung mag-take tayo ng vitamin C. Mabibili ito sa Lagman Building kung makakapunta po kayo dyan, yung office natin. Nasa along Rizal Avenue, sa may Blumentritt. Nasa kanto lang ang Lagman Building. Nasa ibaba siya ng LRT, Blumentritt LRT Station. Meron tayong security guard doon, si Moss. Lapitan nyo siya, sa kanya kayo bumili. Alam mo yung heart attack recovery and cardiac rehabilitation, kailangan po ito. Sa pag-uwi nyo sa tahanan, nakakaramdam ka ng panghihina dahil sa pagka-damage ng heart muscle mo at sa matagal na pag-rest mo sa ospital, talagang makakaramdam ka. Kaya dapat sa first few weeks, kailangan labanan mo yung sakit mo. Matutuhan mo na magpalit ka ng damit. Yung personal hygiene tulad ng paliligo, pag-shave, paghuhugas ng pag-umihi ka, nagpupo ka, sikapan mo na magawa mo yon. Pagkatapos, kailangan throughout the day, kumilos ka. Pag napagod ka, magpahinga ka. Yan ang gawin mo. Kaya, itry mo na una, wala kang ginagawa, kailangan maging busy ka. Para sa ganon, yung mag-walk ka everyday, maglakad ka. Ito'y prescribe ng mga doctor nyo, yung regular walking program, isang bagad ang paraan para ma-regain yung energy mo. At siyempre, tanungin mo yung doctor mo, gaano ka haba o gaano katagal na mag-exercise ka. Dapat meron siyang go signal. Matuto kayong ibalik yung dating activities nyo, kung dati kayo nagluluto sa bahay nyo, nag-gardening, or naguhugas ng pinggan, pagsikapan mo na, ang ate ko po ay na-stroke, pero sabi niya, kahit na nahihina siya, pinilit niyang tumayo, maligo mag-isa, kasi sabi niya, kung hindi ako lalaban, magiging baldado ko hanggang sa mamatay ako. Kaya, ngayon, nakakametindahan siya, nakakakilo siya. Tsaka, kailangan po nito, walking exercise lang naman ang gagawin mo. Siyempre, depende sa advice ng doktor kung ano dapat mong gawin. Paalala po sa lecithin. Para malakas yung utak mo sa paglaban sa sakit, mag-take kayo ng lecithin. Ang lecithin po ay natural source ng choline. Important role ito sa ating memory. Pinapsisigla niya yung ating mabagal na isip, na-improve ang ating memory dahil nagpo-provide siya ng necessary ingredients para mag-produce ka ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong acetylcholine na to, responsible ito sa memory storage and retrieval and effective na sound nerve signal sa maraming area ng utak. Ang lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory. Maganda to sa mga estudyante, elderly, na gusto nilang ma-enhance ang kanilang memory skill. Alam natin, ang utak natin, ang composition nito ay 30% lecithin. Available, pwede po itong i-deliver through LBC. Kung hindi kayo makapunta, i-online natin, pwedeng gabitin natin ang LBC para makarating ito sa inyong tahanan. Alam nyo, yung mga pasyenteng karamihan na heart attack, nakakaramdam sila ng depressed, galit, or takot. Kaya po, kailangan po pagsikapan yung bumalik kayo sa inyong regular activities. Tapos, marilive yung emotional blues na tinatawag. Tumayo ka, magdamit ka, huwag kang mag-stay in bed all the time. Lumabas ka, maglakad ka, yung daily activities mo, gawin mo para magkaroon ka ng healthy mind and healthy body. I-resume mo yung hobbies mo at social activities na ini-enjoy mo. I-share mo yung feeling with your family, sa mga friends, sa mga inyong mga pastors, sa inyong mga clergyman. So, huwag kang lumayo. Basta magpatuloy kang mabuhay ka pa naman, hindi ka papatay, di ba? At pagsikapan mong magkaroon ka ng masarap na tulog. Kasi be careful na huwag kang masyadong magnap ng too much. Kapag tulog ka ng tulog, kasi karamihan na stroke, na heart attack, most of the time tulog ng tulog during the day. Pagdating ng gabi, hindi na sila makatulog. Limitahin mo yung pagtulog mo sa umaga, no? Tsaka limit lang yung mga bisita sa bahay kasi mapapagod ka eh. Huwag kang masyadong nagtanggap ng bisita. Mag-join ka sa cardiac rehabilitation program ng hospital.
merong emotional support dyan, mabigyan ka ng guided activity and education program sa kalagayan mo. Yun, yan ang payo ko. Paalala po sa ating calcium magnesium with zinc. Alam mo yung zinc, tumutulong yan sa pagpapalakas ng ating immune system. Yung zinc, ito ay tumutulong katulad ng vitamin C para mag-produce ka ng antibody sa katawan, para meron kang barrier, may pangharang ka sa mga mapamuksang sakit. Ang calcium magnesium with zinc, ito'y nagpo-provide ng maraming health benefits. Nare-relieve yung depression, nawawala yung pagkahilo, pampasarap din ng tulog, at ang calcium, antacid din ito, panlaban sa ano, yung acidity, no, hyperacid ka, yung acid reflux, no. Ito'y maganda din sa ating mga buto, sa mga ngipin, at maganda magpamaintain ng magandang circulation ng dugo na gawa ng ating puso, at tumutulong ito ma-regulate ang muscle function and vascular contraction, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ito'y maganda kung may sugat ka, madaling gumaling. Nire-require din ito sa proper sense of smell ang calcium magnesium with zinc, no? Anyway, at tulad po na sabi ko, ang diet mo dapat, kayong na heart attack na naka-recover, healthy diet para ma-prevent ang future heart, yung complication ng heart disease. Kaya kailangan kumain ka maraming prutas at gulay, yung madaling matunaw. Mag-choose ka ng mga fish like mackerel, salmon instead of red meat. Iwasan mo na yon, no? At para hindi tumaas ang cholesterol mo. Gumamit ka ng complex carbohydrates, hindi refined carbohydrates. Yung complex, tulad ng kamote, mga saging, mga mais. Yung refined carbohydrates, yung mga tinapay, mga ganon, no? Tsaka yung mga simple carbohydrates, iwasan mo. Dapat complex, no? At tsaka limitahin mo yung sodium, no? Kailangan ko, dahil diabetic ka, madali ka talaga magkaroon ng heart disease. Meron kang greater chance na ma-heart attack, ma-stroke. Ang mga diabetic, no, kailangan meron kayong certain medication, tulad po nung ano reseta sa inyo ng doktor. Kasi if you have diabetic, protektahan mo yung heart mo at i-manage mo yung blood glucose mo. Wag tataas yan. Pati yung blood pressure mo, cholesterol mo, kung naninigal ko, stop na yan. Paalala mo na po sa ating Sanchera Oil. Ito'y langis na pinagsama-sama ang katas ng halamang gamot tulad ng acapulco, pansit-pansitan, luya, luyang dilaw, bayabas, oregano, magulunggay, gota cola. Ito'y subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa hilo, sa sipon, sa sinusitis, pamamalat, sa stiff neck, kabag. Ipahid mo lang sa dibdib mo kung nahirapan ka huminga, kung may dysmenorrhea ka sa puson mo, rheuma, arthritis, pudikat, i-massage mo lang itong Sanchera Oil natin. Maganda ito sa varicose vein, sa patay na kuko, at ganun din po sa mga ano, sa mga maraming kuto at lisa, mamamatay yan. Pagkatapos so ay maiwasan mo, makagat ka ng dengue. Pahid mo lang yan sa balat mo, no? Ang diabetic at saka heart disease at stroke, merong relasyon yan. Over time, pag mataas ang matumaas ang blood sugar mo, umabot ng 300, 400, 500, pwedeng masira ang mga ugat mo, yung dalo yan ng dugo mo at mga nerve na kumokontrol sa heart mo at blood vessel. The longer na may diabetes ka, meron kang chance na ma-develop yung heart disease mo. Kaya nga po, dahil na heart attack ka na, ano po ba ang magandang prevention dyan, no? Siyempre, pag na-heart attack ka, tawag ka ng 911 emergency para mapigilan ang kamatayan. Ito pong, at sabi ko, pag na-stroke ka, kailangan meron kang masarap na tulog. Yung ating lavender oil, ito yung magandang remedy sa anxiety. Ito yung gamitin mong pag-massage sa buong katawan. Habang naamoy mo yung scent ng lavender oil, pang-relieve ng anxiety, pampasarap ng tulog, pampaganda ng circulation ng dugo. Yung aroma nun, yung amoy nun, sumusuporta sa normal circulation, at saka po nakakatulong ito para yung hormone nagre-release during stress, yung cortisol, ito'y bababa. Nagpo-provide ng comfort ang lavender oil, useful sa pain control. Kaya magpa-foot massage ka ng ating lavender oil, very useful ito sa mga chronic pain. Available ito sa atin sa Lagman Building, no? Ang heart attack ay tinatawag natin myocardial infarction. Kaya ano dapat mong gawin, no? Healthy lifestyle, sabi ko kanina, sundin mo yung healthy eating plan mo.
At saka kailangan po nito ay fewer calories. Alam mo yung omega 3 fatty acid, maganda yan sa heart, nakakababa ng blood pressure kasi bumababa ang cholesterol, triglycerides mo, nakakalis ng baras sa puso, nag-aalis ng blood clot, no? Kaya ito pong ating omega 3 fatty acid, maganda sa cardiovascular illnesses, sa mga rheumatoid arthritis, sa mga psoriasis, at paglaban sa mental disorder and depression, anxiety, maganda yung omega 3 fatty acid. Kaya nga po, ang magandang exercise sa inyo yung sa tubig, yung swimming pool and walking. Ito kasing exercise na to, ang blood pumping mo ay gaganda, no? Kaya ito'y form ng aerobic exercise. Maglakad ka, pag napagod ka, umupo ka. Nag-i-increase yung amount, kaya masakit yung katawan mo kasi hindi ka nakakatanggap ng amount of oxygen nagsisirculate sa katawan mo. Para lumakas yung ability ng heart mo na mag-pump sa bloodstream mo to the rest of the body, exercise, walking exercise. Pwede kang gumamit ng tungkod pag nahirapan ka. Yung cardiac rehabilitation, maganda sa iyo yan. At saka malaking tulong din po sa inyo yung Super B Complex. Uminom kayo nun. Kasi sa nerve mo di ba? Masasakit ang buong mong katawan. Kaya dapat mag-take ka ng Super B Complex na may thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin. Tumutulong ito sa production ng cellular energy sa katawan. Kaya itong Super B Complex, nagpo-provide ito ng lakas due to your poor diet at dahil na-stroke at diabetic ka, para ma-boost ang energy level, mabalansi ang blood glucose level mo sa katawan, pwede ka madaling mahapong mawala yung pananakit ng katawan mo, mag-take ka ng Super B Complex. Available po yan sa atin sa Lagman Building. Kaya nga po, pagka alam mo, it needs 3 months, no, hanggang matotally ma-recover ka dyan. Kailangan mo ng relaxation technique. Alam mo, mag-practice ka ng deep breathing, no? Pagka nahirapan kang huminga, naninikip ang dibdib mo, meron kang masakit sa katawan mo, para ma-manage mo yung stress, anxiety, para ma-supportan yung recovery mo, matuto kang huminga ng malalim. Kasi pag humihinga ka ng malalim, pagka meron kang pain na nararamdaman, nagre-release ng endorphin ang katawan mo. Ito pong tinatag natin conventional aerobic exercise, yung huminga ka ng malalim. Kasi pag huminga ka ng malalim, yung mga nerve system mo nagki-create ng energy sa pamagitan ng paghinga mo ng malalim. 'Di ba nakita mo yung ano, bawa nag-iihaw ka, yung apoy ay lumalagablag yung apoy pagka ito'y pinapaypayan mo. 'Di ba ganun din pagka meron pong mapasok na oxygen sa katawan, na nagki-create ka ng energy sa pamagitan ng paghinga mo ng malalim, naglalabas ka ng endorphin, ito'y natural painkiller. Mawawala yung pain sa buong katawan mo. Ba, masakit yung kamay mo. Pilitin mo i-close habang kino-close mo, hinga ka ng malalim. Bawat action mo, close open, pag masakit, di ba, pagka manganganak ka, sabi na doon, hinga ng malalim, Pagka ikaw ituturo ka ng karayong, hinga ng malalim. Pag humihinga ka ng malalim, lumalabas yung endorphin, natural painkiller. At saka meron kang good pain chemical, nare-reduce yung pain mo dito, merong itong endorphin na to. Kaya po yung paghinga ng malalim, yung regular exercise, paglalakad, ay ito po ay nagre-release ka ng mga hormone, hindi lang endorphin, yung adrenaline, serotonin, dopamine, ito yung mga hormone, they work together para magkaroon ka ng positive outlook. Kaya nga po yung endorphin kasama ng serotonin and dopamine, tinatawag natin itong happiness hormone. Ito'y pinuproduce ng ating utak, nagkakaroon ka ng natural analgesic, natural painkiller. Simple lang, hinga ka ng malalim. Ano man party ng katawan mo na sumasakit, galawin mo siya. Alam mo, masakit ang balikat mo. Pilitin mong galawin, tapos humihinga ka ng malalim. Diba, di ka makalakad. Pilitin mo, utusan ng utak mo, yung paa mo. No? Yan, yung the power of the mind. Isipin mo na hindi ka magiging pabigat. Isipin mo na ikaw ay makaka-recover. Lumaban ka. Ang gawin mo, sabi ka, pagka kasi, meron kasing clear connection between the way your brain, the way you, at saka yung iniisip mo, at saka yung nararamdaman mo, may connection yan. Kaya para maiwasan mo yung mga psychological distress,
gamitin mo yung mind mo para improve mo yung body mo, no? Kailangan po ay magkaroon ka ng power of the mind. Sabi mo, gagaling ka, gagaling ka, gagaling ka. Tsaka pagka meron kang positive attitude, makakatulog ka ng masarap. Kaya meron, kailangan po para ikaw ay magkaroon ng positive mental attitude, feeling mo meron kang sense of purpose. Meron ka pang mission na dapat gawin at para, dapat ma-increase yung length ng buhay mo. Mabuhay ka ng healthy, mabuhay ka ng masaya, huwag kang pumayag na mamatay sa paghihirap, huwag kang mamatay sa pagdurusa. Kaya gamitin mo yung power of mind mo para makarecover ka. Ha? Yan ang gagawin. Tsaka yung paliligo, ang laking tulong po ng paliligo, no? At saka, at least para mawala yung mga toxins sa katawan mo, itry mo activated charcoal. Ito effective remedy, home treatment sa digestive problem, food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, digay, masim na sikmura, at bad breath. Pag nasugatan ka, pare, maiwasan mo yung tetano, pati yung rabies, hugasan mo ito agad ng tubig at sabon, tapos lagyan mo ng betadine or kaya yung alcohol, lagwaksinada, tapos lagyan mo ng charcoal powder. Inom ka rin ng charcoal para ma-neutralize, ma-absorb, matanggal yung mga poison, mga toxin, bakterya pumasok sa katawan mo. Kaya pag lasing na lasing ka, gustong matanggal ang pagkalasing mo, inom ka ng charcoal. Na-overdose ka sa gamot, inom ka ng charcoal. Sukatai ka, inom ka ng charcoal. Kumain ka, bigla kang hinika, sumakit ang tiyan mo, rawr, mga ganon. Inom ka ng charcoal, mawawala yun, no? Available po yan sa atin sa Lagman Building. Tandaan nyo po, maging optimistic ka para lumakas ang immunity mo. Ang mga taong positive thinker, no? Hindi po sila magtatagal at gagaling ka. Ayon sa pag-aaral, yung mga taong hopeful, mga hopeful, hindi kayong nagwo-worry. Maging hopeful ka, hindi ka maging, huwag kang maging warrior. Yung kasing hopeful outlook na to, merong malaking influence sa ating kagalingan, no? Kaya mag-pray ka, itong panalangin, ito'y magandang panlaban sa harmful effect ng stress sa ating katawan. Yung pong ating kaisipan, itong pinaka-best asset natin, train your brain and help your body na gumaling ka. Kaya meron tayong ability to build mental strength with the practice, mental exercise. Ito yung key living sa longer and happier life, no? Kaya nga kailangan po ninyo na tayo ay maging masigla. At saka one thing, pagka na-stroke ka, maligo ka araw-araw. Yung paliligo po kasi ay malaking tulong. Yung tubig na pumapasok, kaya yung mga Japanese na mahilig sila sa bath therapy. Maligo ka ng everyday. Ang iyong pasyente, paliguan nyo ng maligang-gam na tubig everyday. At kasi pagka naliligo ka, yung mga nerve ending sa skin mo, nagre-release sila ng endorphin. Ito'y feel-good hormone. Nakakapigil ng cortisol at ng adrenaline. Nakakapigil ito ng stress hormone. Kaya kahit tapos nun, magpa-haplos ka, magpamasa. Ang massage po, palaging pataas mula sa paa, paakyat sa heart mo, no? Kaya inuulit ko po, maligo ka, pagka na-stroke ka, araw-araw, yung paliligo araw-araw, gawin mo yan. Yung frequent na paliligo, ano, ito'y maganda sa circulation ng dugo. Huwag mong pabayaan na lumamig ang paa. Ibabad ang paa sa hot water. Ito'y nakaka-relax sa blood vessel para yung pagbobomba ng dugo sa heart natin ay makakatulong nito. Kaya ang sikreto po para makarecover ka sa heart attack, para sa ito ang gawin, para makasurvive ka, hindi na maulit-ulit, kontrolin mo ang blood sugar mo. Ang diet ay napakahalaga, no? Ugalin niyo pong manood lagi sa akin sa Facebook. Hanapin niyo yung aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-like at saka i-share niyo. Hanapin niyo rin aking YouTube channel. Pangalan ko ay Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video, no ho? Ngayon dadako tayo sa ating food for thoughts, Nahum chapter 1 verse 3. Ito ay maliit na libro sa Old Testament. Ang Panginoon ang sabi ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan hindi aaring walang sala ang salarin. God is love, but God is justice. Kaya ang Panginoon, mapagmahal siya, pero pag nakagawa ka ng mali, ikaw ay makakatanggap ng
ng kaparusahan. Kaya sabi dito, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, dakila sa kapangyarihan. Sa anumang paraan, hindi niya aariling warang sala ang salarin. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi konsentidor. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, mapagpahinuhod sa inyo ang Panginoon. Hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsisi. Kaya ang gusto ng Diyos, tayo ay magsisi. Kasi po, pag sinabi mong repentance, magkakaroon ka ng pagbabago ng attitude, pagbabago ng kaisipan. Ibig sabihin, yung dating kasalanan na ginagawa mo, hindi mo na ulit gagawin. Yung mga taong nagsisisi, ganon. Sabi niya, patawarin niyo po ako, nagsisisi na ako sa aking kasalanan. Ibig sabihin, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, hindi ka na mambababae, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na gagawa ng masama. Kaya ang repentance, ibig sabihin, nababago yung isip mo, magkakaroon ka ng purpose after the result, after the knowledge of God. Diba? Kaya po sa 2 Timothy chapter 2 verse 25, ang mga kaamuan ay sabi niya sa dito, ang Diyos ay sabi ay nagbibigay siya ng pagpapatawad sa mga taong nagsisisi, no? Kaya po ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Panginoon mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yung nagagalak nang sa kanya'y tumitawala sa kanya. Kaya ang Diyos po ay mabuti. Siya po'y nagagalak sa mga taong nagtitiwala at bumabalik sa kanya. Piliin natin paglingkuran ng Panginoon sa Diyos sa ating puso, hindi lang sa ating salita. May judgment sa mga taong makasalanan, may habag sa mga taong nagsisisunod sa Diyos. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin sa ating pagtulog sa gabing ito.